So ayan, at ayun na nga, nandito na naman tayo para sa mga bagong open world MMORPG, NRPG. Tapos kamusta na kaya yung Walk Online at Alpha Omega Mobile, tangin na mga hindi na nagpaparamdam. So unahin natin itong Naruto Slugfest, isang bagong open world MMORPG na kaka-release lang nitong March 20. Pucha, pero March 24 na po ngayon at ay may ilan pa din na hindi makapaglaro ng maayos na tulad ko. Tangin na guys. Oh fuck. Grabe ang taas ng ping ko. Kaya hindi tuloy ako makapagpa-level dito ng maayos, level 20 lang tuloy ako. King inang-inang yan. At dahil po daw yan sa DDoS attack. Pero, ngunit subalit, the pat what, I still love this game, dahil mararanasan mo pa din naman na po na magamit ang mga iba't ibang mga sikat na ninjas dito tulad netong si Gaara. At mararanasan mo din makalaban ang mga Akatsuki. Grabe guys, ang dami ko pa sana maipapakitang malulupit na laban dito, kaso mahina pa talaga ang connection. Pwede ka din makipag-party kung ikaw ay nalulungkot. Tapos buwake ng NA, putsa, pwede palang sumabit dito, hayop na yan. Grabe guys, ang sarap sumabit-sabit, parang Spider-Man lang, damaykit ka lang sa mga poste or puno or sa mga bubong ng bahay. Tapos isa pang natutunan ko dito, ay itong mag-akyat-akyat sa mga bahay-bahay. Holy shit, grabe guys, ang sarap pala neto laruin. Grabe, ramdam mo talaga ang pagiging ninja dito. King ina lang talaga yung connection dito panira, pero don't worry mga lods, maaayos din naman po iyan, maghintay lang po kayo ng 1 year. And lastly po yung kanila pong PvP, or duel dito, maganda yung lugar ng PvP nila dito para ka lang nasa Chunin exam. Sa umpisa, bot lang yung makakalaban mo, pero pag tumaas na yung rankings mo, mga kapwa players mo na din ang iyong mga makakalaban dito. And for me, okay na ito guys. Yung connection na lang talaga neto problema, tang ina. Ang sunod naman ay itong Dragon Raha, isang open world MMORPG na kaka-release lang nitong February 27, at ito na for me ang pinaka one of the best na MMORPG na nalaro ko. Paano ko nasabing the best maliban sa magandang graphics? Saan ka ba makakakita ng MMORPG na pwede maggitara at matulog sa kama? Grabe, mga lodi, ang lupet, may motor pa. May motor na nga lumilipad pa, oh grabe, saan ka pa? Eto pa mga lodi, marunong din ang mga characters dito tumawag sa telepono, hanep diba? Yung upuan dito, hindi peke, tunay yan, magagamit mo talaga dito, may first person camera pa, astig diba? Tapos ito pa mga pare, oh grabe na talaga, mapapamura ka na talaga, pwede pa magbasketball dito, halaka boy, ang tindi talaga neto, holy shit. Tapos pag nauuhaw ka, dumaan ka lang sa mga vending machines dito sa tabi-tabi, murang-mura lang ang soft drinks dito at tubig. Tapos pag umuulan ay marunong din ito magpayong, oh my god, ayos, may baon pang payong. Napakadaming mga activities sa MMORPG na ito, pero isa sa mga nagustuhan ko dito, ay ito, kasi may racing pa siya. Grabe mga lods, para ka lang naglalaro dito ng asphalt. Mamimili ka lang ng paborito mong sasakyan na gagamitin mo. Grabe mga lodi talaga, sulit na sulit ang download mo dito. At saka madali lang naman po itong matutunan mga lods. Syempre hindi rin papahuli, pwede ka ding maglangoy-langoy dito, at mangisda or mamingwit. At may sasakyan din po dito na panghimpapawid. So kung trip mo po itong bagong MMORPG na ito, ay i-download nyo lang po sa TapTap. Download link ay nasa description lang po. So ayan. So ayan, may mobile version na pala itong Bless Online na nag-shutdown lang nung last year. So ito yung mobile version niya, Korean language pa lang siya.
Tapos kaunti lang yung pwedeng makapag-test nito, so limit lang yung nakapaglaro nito. So dito meron siyang mga apat pa lang na mga races, tapos kada race ay merong mga limang class or characters. Pero ewan ko lang sa PC version neto kung ilan talaga, di po kasi ako nakapaglaro ng PC version neto. Yung pang-co-customize ng character dito ay madami-dami din, medyo similar doon sa napanood ko na PC version, okay na din. Pero pinakagusto ko dito yung naka-bikini, grabe mapapatayo si Utoy. So ito na po yung kanyang gameplay mga Lodi, at kung mapapansin ninyo almost the same lang din sa mga nagsisilabasa ng mga MMORPG tulad din ng Black Desert Mobile, so ganun pa din naman po. Parang halos pare-parehas lang, sana maiba naman sa sunod, sana lumabas na ang RAN Mobile King inang yan. So ayan Genshin Impact, isang RPG game, nagpa-beta test sila sa pangalawang pagkakataon nitong March 19, malas lang at kaunti lang ang pwedeng makapaglaro. Malas ko din hindi ako nakasali sa pwedeng makapaglaro, pero ayon sa chismis na aking nasagap ay isa itong napakalaking open world na RPG, grabe na napakalaki daw ng mapa. Kaya ang game size din po nito ay umaabot ng 5 gig, tapos kung mapapansin po ninyo yung gameplay na at graphics ay almost the same din sa Honkai Impact 3. Dahil ang developer nitong Genshin Impact at Honkai Impact 3 na miHoYo ay iisa lang po. Pero syempre may sariling mga game mechanics pa din itong Genshin Impact, pero sa ngayon hanggang nod lang po muna tayo. Once na officially ma-release ito ay atin po itong re-reviewin. So ayan at ayon na nga. So ayan sa mga nagtatanong ng update sa Alpha Omega Mobile, medyo madedelay daw muna sila sa pag-update dahil dito sa COVID-19. Tapos humihingi din sila ng suggestion kung ano daw ang magandang ipangalan dito sa dalawang boss na ito. Oh my god, sana naman totoo na talaga ito. Para po sa mga araw-araw na nangungulit sa akin sa comment section kung saan na daw ang download link nitong Walk Online. Sa ngayon po ay hindi sila nagsishare ng download link na itong Walk Online as of March 2020. Ako nga po mismo hindi makapaglaro dahil under development pa po sila mga Lodi. At yung lockdown baka makaapekto din sa kanila, baka medyo madelay pa sila. At kung makikita po ninyo mga Lodi sa ating mga previews na mga videos, ay malaki na po itong mga pagbabago sa laro nila. Hindi kasi ako nakalaro doon sa latest update nila, walang pasabi, ang daya. Pero may post naman sila ng mga pictures nila about sa update. At ito po ipapakita ko para sa mga hindi pa po nakakakita, so ayan. Tapos ang next content po natin mga Lodi ay ang part 4 ng top 5 run online servers na bibisitahin natin. So ayan mga Lodi, madami pong salamat sa panonood, magkita kita ulit tayo sa susunod na video natin bukas. So ayan.